Hello mga kaibigan, magandang araw po ulit sa inyo. Okay, so ito po ulit si Abel, ang inyong host dito sa Newbie on the Block channel. And as always, nandito po tayo para mag-share ng mga values na pwede nating kapulutan ng aral at kaalaman. Okay, so ginawa ko po itong video to para dito sa ating topic sa at iba pa na usapan. Okay, kasi po yung bago nating banner is, nakalagay doon is usapang home business at iba pa. Yung ngayong episode ay yung at iba pa naman ang ating ibabahagi sa inyo. Okay, so yung issue ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kinalaman doon sa pag-atake na naman ng netong mysterious video hacker. So ayun, yung issue na tatalakayin natin ngayon ay mga ways paano at least mami-minimize yung pangyayari na maaari tayong mabiktima. Okay. So, kahapon nga po ay makikita nyo, kalat na naman sa Facebook na maraming mga nagko-complain ng mga customer ng BDO na nabiktima na naman sila online. So, ayun. So, nangyari na actually ito before pa, I think mga 2 or 3 years ago na may mga kasong ganito, pero parang sa ATM nangyari, but this time is like more on online issues naman yung nangyayari na fraud. So more often than not, ang technique na ginagawa nitong mga hackers na to ay yung tinatawag nilang phishing scheme. Yun. Hindi po pangingisda, pwede rin pangingisda siguro, pero this one is ibang spelling. It's a PHI, phishing. Hindi FIS. So yun, phishing scheme. Yung phishing scheme is yung way ng mga hackers na halimbawa, in layman's term, magpapadala sila ng, let's say, ng kunyari parang legit na mga email papunta sa inyo, sabihing, oh, kailangan palitan mo yung password mo ng ganito dahil maaring ikaw ay nalalagay sa peligro ng mga hackers. So, ang ginagawa nila is, ini-imitate nila, kunyari, yung yung mga message na binibigay sa inyo ng inyong mga bangko. So, ayun. So, this issue ay kumbaga hindi lang para sa kwan, yung bibigay nating tips ngayon, hindi lang para sa mga BDO customers, no. So okay, so mga ganun ginagawa nila, naglalagay sila ng mga peking email, let's say, okay, magagandang images na maaari ninyong i-click, pero beware of that, don't click those images or kumbaga enticing mga messages. Bakit? Dahil pag kinlik ninyo yon ay mako-connect kanila doon sa program na ginawa nila. And ang phishing program is like, pag nakonekta ka doon, merong embedded o nakatagong program doon sa kinlik mo na maaring invisibly na na-install or nakaka-access sa mga datas sa yung phone or sa yung PC. So, ang nangyayari, phishing or pangingisda or pagnanakaw, nakukuha nila yung mga information na itinatype mo o itinatago mo doon sa mobile mo at sa PC mo. So, ganun na nangyayari kung bakit nila kayo nananakawan. Actually po, kagabi nga, nung malaman ko rin to at mabalitaan ko, ay sinubukan kong i-access yung aking online account sa video. At yun nga, talagang in-urge nila yung mga customer nila na kagabi ay mandatory na palitan nila kaagad yung mga passwords nila. So usually kasi ang BDO is, kung di ako nagkakamali, is more likely every 3 months silang ipapalit, kasi nino-notify nila ako na kailangan magpalit ako ng password every 3 months. Pero kagabi talagang na-surprise ako dahil talaga na pinapapalitan nila immediately. So ibig sabihin talagang totoong nangyari na may kumbaga may fraud na nangyari. Kaya kumbaga, to protect their customers, talagang pinaagan nila yung pagpapalit ng password. And sana, kasi sometimes napapansin ko rin, pag magta-transfer ka sa iba, parang napansin ko na parang hindi din sila nagbibigay ng OTP. Hindi ko alam kung nasusunod yung OTP nila. So I hope talagang ilagay pa rin nila yung one-time password na pag nag-transfer ka even sa sarili mong account, sana lagyan pa rin nila ng OTP na even doon tina-transfer mo sa sarili mo ay meron pa rin security. So yun yung nangyayari kasi sa mga complaints na hindi na nagpapadala ng OTP. So ayun, so talaga po tamang talagang kaduda-duda na yung iba na sabing parang inside job ba or whatever, kasi kung titignan mo nga naman, nawala yung ibang features ng security. So parang katakataka, bakit
kayang i-bypass yung halimbawa yung OTP. So hindi naman natin pwedeng kumbaga tayo yung magnakaw doon, kasi kumbaga yung OTP na yun is sila yung may gawa. Natitrigger yon pag may mag-a-access nung halimbawa nung account mo or yung sarili mong account. So parang katakatanga rin na kung mawawala nga yung OTP na ano na yun, na feature niya, is parang somehow pwede mong maisip na parang inside job, pero hindi ko naman sinasabing inside job. So ayun, to avoid these things is like unang-una nating gagawin is kung pinadalhan tayo ng mga, let's say, na mga tingin mo mga email na sa tingin mo legit pero hindi ka naman nag-request o hindi naman usual na nangyayari sa'yo, huwag mo lang i-click yon or whatever na kadalasan kasi pag mga magaganda yung picture, kini-click natin, napakaganda na ito, parang ganon. Kasi ang ginagawa ng mga hackers talaga, yung mga enticing sa mata natin na pwede natin i-click, yun ang ginagawa nila. So yun nga, most likely phishing method yung ginagamit nila, mangisda sa mga information ninyo, o phishing, magnakaw sa mga information na maaring konektado sa mga accounts ninyo. So another way of protecting yourself is not to click those clickbaits na pwede kayong nakawan ng information. And another thing, second, na pwede ninyong gawin is, since online yan, dapat matutunan ninyo kung paano nyo linisin yung mga cookies. Ito po yung mga, kumbaga, mga history ng mga searches ninyo sa inyong mga PC at saka sa inyong mga mobile. Nagkakaroon po yan ng cookie na tinatawag para pat, let's say, gusto mong i-access yung site na yon, mas madali mo siyang ma-access ulit dahil naglagay na sila ng cookie history na nakatago sa mga phone ninyo. So ang gawin nyo na lang is to always clear your cookies and your searching history. So yan po yung mga isa sa tips na pwede nyo gawin while doing online transaction. Okay, so ang isa pa na naisip ko rin gawin, na ginawa ko lang din kaninang umaga, is like if you have several accounts na ini-enroll nyo sa online, siguro i-minimize nyo na lang din, since medyo nadadalas tong fraud sa online na to. Ang gawin niyo is like maybe maglagay na lang kayo ng isang account na minimal ang laman, and then gawin niyo na lang na itong account na to yung magiging transaction account niyo. Yun na lang yung popondohan niyo para at least ito lang yung kumbaga mai-involve sa risk, hindi lahat ng account niyo. So ganun po. Minimal lang ilagay ninyo, at pag kailangan ninyo medyo malaki-laki, at saka po ninyo pondohan. So that's the third thing na pwede ninyong gawin. And of course, yung fourth thing naman is papakaingatan man naman ninyo yung ginagawa ninyong security sa inyong mga computer or mga phone. Hindi nyo papakita kung ano yung mga password ninyo. So dapat tignan mo rin yung own diligence mo para at least sa alagaan mo yung account na meron ka. So ayun. So ganun po yung mga gagawin natin, at kung may mga other methods pa kayo na alam, so gawin niyo na rin po, na kumbaga lahat ng pag-iingat ay gawin niyo. So ayun. So I'm doing this video for to address all mga online banking customers ng BDO, hindi lamang ng BDO, ng iba pang mga bangko. Dahil sa ngayon talaga parang, ewan ko, napaka-smart na talaga ng mga hackers na yan. They want easy money kasi parang master na nila yung digital. So ayun, since ang bangko ay nag-uusap lamang sa digital transactions ng ones and zeros, so maraming nagmamaster niyan. So sa ngayon, ang mga ko-comment ko lang sana ay higpitan pa ng BDO yung kanilang security, and since ibinigay nila yung platform na to, dapat talagang maging kumbaga responsible sila sa pag-handle ng mga customers, especially pag gumagamit sila ng mga online platforms na in-offer nyo like BDO online banking. So on your part, it's your obligation to at least secure the accounts of these persons na nag-apply naman po na gamitin yung inyong online banking system. So, ayun. So, I hope nakapag-share po ako ng value sa inyo po na may mga several online accounts. So, just minimize the enrollment of those accounts. Isa lang po yung i-expose natin sa
risk, and then make all your surfing history cleared para po at least walang naiiwan na pwedeng ma-access yung ating mga hackers. So with that said, thank you very much po. Nasaman po kayo. Please be safe always. God bless po.